May puso para sa mga ahas. Isang PowerPoint video na paghandog. Una sa anim na mga video. Ako po si Herschel Bubot Tolentino ay ang inyong tagapagkwento na may paglalarawan. Unang bahagi, Ophidiophobia, takot sa mga ahas. Sa lahat ng mga hayop, ang ahas ay ang pinakapangunahing nilalang na paksa ng mga sabi-sabi, alamat at mga pamahiin. Bagamat ang mga ahas ay ginagalang at sinasamba pa nga ng mga tao noong unang sinaunang mga sibilisasyon, at kahit magpahanggang sa ngayon, at sila rin ay kinamamangaan ng iba, lalo't yaong mga reptile pet lovers. Gayunpaman, mas marami pa rin mga tao ang takot, nandidiri o galit sa mga hindi maunawaang mga nilalang na ito. Kapag ang tao ay makatagpo ng ahas, halimbawa, ang pinaka pangkaraniwang reaksyon para sa mga individual na kulang sa kaalaman ay ang patayin iyon. Ang pagkapuot at takot sa mga ahas ay ang resulta ng kulang na kaalaman kontra sa katotohanan ukol sa mga nilalang na ito. At ang kamangmangang iyon minsan ay nagreresulta sa pagkabalisa at pagkalito na hindi naman dapat mangyari. Hayaan niyong isalaysay ko ang aking karanasan. Noong aking kabataan, ang paborito kong libangan matapos ang eskwela ay maglaro sa labas, sa mga patlang. At swerte naman dahil lumaki ako sa Nichols, isang kapaligiran noon na may mga mabababaw na tubigan, batis, kanal, sapa, mga damuhan, mga puno upang maglaro kasama ang aking mga kababata. Kahit pa nga yaong mga ipinagbabawal puntahan ay pinapangahasan rin naming puntahan para lamang sa aming kasiyahan o pakikipag sa palaran. At siyempre, ang aming mga magulang ay pinapaalalahanan kaming mag-ingat sa mga masasamang tao, hingkanto, nakalalasong halaman at ahas habang kami ay gumagala sa mga patlang na iyon. Mayroong isang pangyayari na naging malalim ang epekto sa akin. Kung kaya't kahit sa aking murang edad noon, iyon ay ang nagtulak upang aking saliksikin ang katotohanan tungkol sa mga ahas. Ikalawang bahagi, ang nakatatakot na engkwentro. Isang hapon, sa isang kasukalan sa pagitan ng mga runway ng airport, ako at ang aking mga kaibigan, ang magkapatid na si Bong at si Laleng Martinez, ay abala sa aming paglalaro at paglulubog sa isang mababaw na batis. Ang batis na iyon ay nasisilungan ng makakapal na puno ng ipil-ipil. Sa di kalayuan ay may nakita kaming gumagalaw sa talahiban. Akala namin yun ay isang ibon lamang, pero nang siya ay lumitaw, isa pala yung ahas. Dahil takot agad ang aming naging reaksyon, pumulot ako ng bato at aking ipinukol sa ahas upang bugawin iyon. Agad-agad iyong nawala sa kailaliman ng talahiban. Pero para sa amin,
iyon animoy mahiwagang naglaho. Dahil sa halo-halo at balubaloktot ng mga ideya aming narinig noong paman tungkol sa mga ahas, kami ay sobrang natakot. Ako ay nininerbiyos at nangangatog ang mga sa mga sandaling iyon. At kami nagbulungan na baka magtawag ang ahas na iyon ng iba pang mga ahas at gumanti sa amin dahil sa ginawa ko sa kanya, sa pagbato sa kanya. Kung kaya't litong-lito kaming kumaripas ang takbo pa uwi at sinugurong iwasan niyo ang lugar na malapit kung saan namin huling nakita yung ahas. Sa mga sandaling iyon, ang aming pagkakabalisa ay napakatindi na kami nag-iiyakan dahil sa takot na kami posibleng kuyugin ng mga ahas na iyon. At dahil rin sa kagimbal-gimbal na kamatayan na siguradong mangyayari sanhi umano ng makamandag nilang kagat sa kanilang pag-atake sa amin. Dahil sa sindak, naiwan namin ang aming ibang mga personal na gamit sa lugar para kami mga loko-loko na kung ano na lamang ang aming kasuotan sa aming pagmamadaling iyon. Para kaming mga takot na ardilya. Aming sinagasa pa uwi yung mga 300 metrong layo ng damuhan. Halo-halong makahiya, aroma, kogon, talahib, ipil-ipil at iba pa. Habang kami minumulto ng aming mga sariling kaisipan na ang mga ahas ay galit na galit kaming tinutugis na maaari kaming abutan sa anumang sandali o kaya ay harangan kami ilabas ang kanilang mga ulo. At ipakita ang kanilang mahahabang pangil. Kami ay tambangan katulad ng pinapakita ba sa ano, palabas sa sinehan. Lahat ng mga sobrang reaksyon at mga ligaw na pangitaing iyon tungkol sa mga ahas ay produkto ng kakilakilabot na pantasya na itanim sa aming mga murang kaisipan. Hindi kami huminto o bumagal kahit saglit lamang hanggang marating namin ang aming mga tahanan ng ligtas. Para sa akin at aking mga kaibigan, ganito ang naging resulta ng dahil lamang sa nakatatakot naming engkwentro sa isang ahas. Lumaon dahil napagtanto ko na kailangan kong pagtagumpayan ang takot na yun na humahadlang sa aking kasiyahan habang ako ay naglalaro sa patlang. Kailangan ko talaga yung lutasin at pag-aralan ang mga sobrang minamasamang mga nilalang na yun, mga ahas. Kailangan kong maging determinado na hindi ko na muling ranasin ang kabuoang takot at kawalang magawa dahil sa takot na yun sa susunod kong engkwentro sa isang ahas. Ikatlong bahagi, Eureka. Mayroon mga ahas na hindi nakapipinsala. Ang Eureka actually Greek interjection yan. Ibig sabihin, komento na yung masaya ka ba? Ginagamit niya para i-celebrate yung natuklasan mo. Yun yung ginagamit na ano, expression. Eureka! Nasa 9 na taong gulang ako noon at nasa 3 baitang sa elementarya. Nagsimula ako mag-ipon ng mga maliliit na impormasyon tungkol sa mga ahas sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga limitadong babasahin sa paksang iyon na mayroon sa bahay, sa kapitbahay,
at sa paaralan. Naging interesado ako sa herpetology. Subalit, ang aking interes ay nakatuon lamang sa mga ahas. Nagtanong-tanong din ako sa mga mapagkakatiwalaang tao, mga may karanasan na aking nakatatagpo. Lumaon sa aking nakuhang kaalaman, nagkaroon ako ng isang dakilang revelasyon. Ang katotohanan na mayroon palang mga ahas na hindi nakapipinsala. Hayun! Matapos itong maunawaan, lalong lumalim ang aking pagka-interes sa mga ahas. Ika-apat na bahagi, ang batang mahilig sa libangan. Bilang isang bata, mahilig talaga ako sa kalikasan. Kinikilala ang mga ligaw na halaman. At hayop sa kanilang mga pangalan at nangungulekta ng aking mga sariling alaga. Malalaking bulati, butete, talangka, paaniki, alakdan, igat, daga, pagong, alitaptap, mandadangkal, gagamba at siyempre pusa at aso. Nangongolekta rin ako ng ibang bagay na may kinalaman sa interes pang agham tulad ng fossils, raw minerals, shells, balahibo ng ibon, mga batong may kulay, mga buto at iba pa. Ang agham ay ang paborito kong paksa sa paaralan at isa sa aking mga ambisyon ay ang maging naturalist. Bilang isang bata na may limitadong Ingles, hindi ako sigurado sa kahulugan ng salitang yon. Pero mukhang cool naman, di ba? Pag pakikinggan mo, naturalist. Ang mga aklat tungkol sa mga sa kalikasan ay aking mga paborito. Bagamat, noong mas bata pa ako at hindi pa marunong magbasa, sa layo ng aking natatandaan, nagugustuhan ko lamang tingnan ang mga larawan ng mga hayop, mga natural na tanawin sa mga magasin, kalendaryo at iba pa. Gusto kong manood noon ng mga palabas sa TV tulad ng Tarzan, lalo't kapag si Johnny Weissmuller ang bida. Para kasi siyang totoo ang galing niyang swimmer yan, galing tumalon sa bangin. Patalon sa ilog o whatever. Kaya siya yung paborito ko nun. At saka mga nature-oriented na mga documentary at mga science adventure na mga pelikula sa sine. At kapag masyado akong nababaon sa panonood, wini-wish ko lang na sana wag nang matapos ang palabas. Gusto ko rin noon na sumama sa mas nakatatanda na maglakbay. Ini-enjoy ko lamang na panoorin ang mga tanawin. Sa aking paglaki at ang aking pag-iisip ay at pangunawa ay nabuo na nadadagdagan ang aking kaalaman sa tuloy-tuloy kong paghahanap ng impormasyon sa paksang iyon. Ahas. Sa wakas, karamihan sa aking mga maling pagkakaunawa ay naklaro na at ang aking takot sa mga iyon, ang dati kong kinakatakutang kaaway, ay unti-unti at tuluyan nang naglaho. Lumaon na pag-alaman ko na ang mga ahas ay kagiligiliw ng mga hayop dahil sa kanilang kamanghamanghang mga katangian. Walang mga paang katawan na may kapansin-pansing kulay at disenyo. At iba pang mga angking natatanging katangiang kaiba sa iba pang mga membro sa kaharian ng mga hayop. At isa pa, ikaw ay magiging katangi-tangi at sikat kapag ikaw ay may alaga nito, di ba?
unique. Uy, may alaga siya ng aso. Talaga, ganun-ganun. Iba yun, nakakaiba yun. Mga ganun trip, di ba? Sikat ka nun. Natutunan ko ng matuwa sa kanila. Pero dahil hindi ko pa kayang magkaroon ng sariling alaga, hiniling ko kay Ermat na ibili ako ng gomang ahas na laruan. At sa paglipas ng panahon, na-consider akong kaya ko na. Kaya ko nang mag-alaga ng tunay na ahas. Nagkaroon na ako ng kumpiyansa sa sarili at inaasahang magkaroon ng pagkakataong makaengkwentro ng ahas habang ako ay naglalaro sa patlang. O maaari rin namang sa aking komunidad ay makilala ako dahil sa aking interes na ang mga kapitbahay o mga kaibigan ay tawagin ako upang hulihin ang isang naliligaw na ahas sa kanilang bakuran o kabahayan. Ang papihit-pihit, papilipilipit, nagbabalat-balat, ang palabas-labas dilang tagakain ng pesting hayop, hayop na nagdudulot ng sakit at kapinsalaan, ay ang akin ang naging paboritong hayop. Itutuloy. Marami pong salamat.